siya sa kanyang hilig ang gusto niya. Manood, makisaya, manalo, paano? Sundin lamang ito. Step 1, pumunta sa iyong FB account at hanapin ang search bar or magnifying glass icon kagaya nito. Step 2, itype ang GD Radio sa inyong search bar at siguraduhin lalabas ang kamukhang icon kagaya ng nasa picture. Step 3, hanapin ang latest live tuwing Monday, Wednesday at Friday, 5 PM ng hapon at i-click ang share sa ibaba. Step 4, kapag na-click na ang share, may lalabas na 3 button, piliin ang right post. Step 5, i-check kung nasa public na ang inyong settings. Kung hindi pa, piliin ang icon na ito na kagaya ng nasa picture. At step 6, ganito na ang lalabas sa profile nyo kapag naka-public share at magkakaroon na kayo ng sharer badge kapag nag-comment kayo. Kung isa ka sa lucky winner sa araw ng live namin, mag-message lamang kay Joshua GT Radio para sa detalye ng inyong premyo.
Invest in something that is sure, secure, and sensible. Own a lot in Belaris Communities, located at Barangay Santo Niño 3rd, San Jose City, Nueva Ecija. For inquiries and private viewing, message us directly at 0917-826-9668. Like and follow our Facebook page, Belaris Communities and Belaris Realty. Live your dreams at Belaris. Choose Belaris Communities. Invest. Manood, makisaya, manalo, paano? Sundin lamang ito. Step 1, pumunta sa iyong FB account at hanapin ang search bar or magnifying glass icon kagaya nito. Step 2, itype ang GD Radio sa inyong search bar at siguraduhin lalabas ang kamukhang icon kagaya ng nasa picture. Step 3, hanapin ang latest live tuwing Monday, Wednesday at Friday, 5 PM ng hapon at i-click ang share sa ibaba. Step 4, kapag na-click na ang share, may lalabas na 3 button, piliin ang right post. Step 5, i-check kung nasa public na ang inyong settings. Kung hindi pa, piliin ang icon na ito na kagaya ng nasa picture. At step 6, ganito na ang lalabas sa profile nyo kapag naka-public share at magkakaroon na kayo ng sharer badge kapag nag-comment kayo. Kung isa ka sa lucky winner sa araw ng live namin, mag-message lamang kay Joshua GT Radio para sa detalye ng inyong premyo. Manood! Kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, Diyos ng sinangalan, alam ng puso sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, tuyang ka ng mag-ibig, sa mandurupin, di ka pasisigil, sa nagatak tutok sa sibuyan. Sa lalim kong pabraw, ay hinatang tulakaw.
Makisaya, manalo at ma-inspire! Isang magandang hapon ang laman! Oh, yes, Ma'am Darlene! Magandang hapon po ulit sa ating mga ka-GT Radio. Ngayon pa lamang po ay binabati na po namin kayo ng Happy Friday! Kaya naman po, sa mga nakatutok na kanina pa at tumutok pa lamang ngayon, kailangan po i-share ninyo ang live natin publicly para magkaroon po kayo ng sharer badge. Ako po si Tita Burger. And magandang hapon po sa ating mga solid viewers, followers ng ka-GT Galawang Tapat at syempre po ang ating GT Radio. Magandang hapon po. Okay, click nyo na po ang inyong share ay share nyo in public para magkaroon na kayo ng share badge. Ayan. Ako po ang inyong Tito Burger. Magandang hapon po mga ka-GT Solid JJB supporters. Again, it's Friday, end of the week. At sa may mga pasok po bukas, natapat holiday ang Saturday. Yes. It's either double pay or rest day. Diba? So, ngayon po ay a-8, lucky day ng may mga lucky number na 8. Alam ko, nagdiriwang po ngayon ng anniversary ang isa nating station dyan sa may GT Oil Kalipahan. Kumbaga sa mga birthday greetings kanina, may mga taong nag-birthday. Opo. Ngayon naman po ay natatanging araw para sa ating brunch dyan sa GT Oil Kalipahan. Yes. Magandang hapon pong muli. Sana samahan nyo kami sa humigit kumulang isang oras na tayo po ay magsasama-sama para ma-inspire na naman sa kwento ng buhay ng ating itatampok ngayong hapon. Ako po si Ma'am Norlene. And syempre, bago pa man tayo dumako, Ma'am Norlene Sir Roy, sa ating main event, ang kailangan nyo nga pong gawin, i-share po publicly ang live na ito para makasali po kayo sa trivia question at sa 10 spin the wheel set items. Ang trivia question po natin ay 5 lamang dahil mapapanood nyo po ang 13 na nag-entry ng TikTok dance nila and act. Sila po ay mananalo ng 5 naman para sa 300 GCash. Pero wait, there's more mga ka-GT Radio natin. Ngayon po, nakikita nyo dyan sa inyong screen na nakapin si GT Radio, meron pong 3 halaman. Yes. Oo. Yung 3 halaman po na yan, kailangan nyo pong i-comment yan plus inyong barangay. Lahat lang po na magko-comment ng klase ng halaman na sinabi namin, sila lang po yung may chance makapasok sa spin the wheel set item. Yes. Malinaw po yan ha. Yan po ang bagong instruction natin. Yan. Kung di nyo agad-agad makita yung ano, no, yung emoji na yan na halaman, eh pwede nyo naman copy paste para ma-comment. Para mas mabilis, oo, Tito Burger. Mabilis. Oo. Binigyan ko na kayo ng idea. Oh, diba? Napakahusay ni Tito Burger. Pinadali niya yung mga buhay ninyo. I-copy-paste nyo lang daw yan. So, eto na nga mga ka-GT Radio naming mahal ha. Kailangan po, i-comment nyo yung emoji na 3 klase ng halaman. Andyan po sa screen. Makikita po ninyo kung medyo masipag kayo mag-type. Hanapin nyo po yan. Plus, inyong barangay. Pagka wala po kayong type po ha, hindi re-reply yan. Pagka wala po kayong Sanchez ganyan, Blake, meron na. Oo. Oh. Pag wala po kayong ganyan, hindi po kayo makakasali sa set item. Sorry to tell you, kahit may sharer badge po kayo, kung di nyo susundin yung instruction, out po tayo. I-clear ko lang, Ma'am Norisa, hindi po nyo hindi po kayo magre-reply doon. Iko-comment. Iko-comment nyo po. Ita-type. Yun. Para kumbaga, ita-type nyo yung 3 klase ng dahon plus barangay ninyo. Correct. Kasi karamihan nagko-comment. Pero si Sanchez Blake, kaya nakita ko tama yung siya ginawa niya. Siya yung nakagawa na tama. Siya yung pinakauna na tama yung ginawa. Correct. Ayan. So para po, habang nag-umpisa tayo, magawa nyo na. Ayan, sumunod. Si Ma'am Judy. Magre-reply po si Ma'am sa inyo na nga.
Magre-reply po sa inyo ng like icon si GT Radio kung kayo po ay approve yun. Ibig sabihin, pasok po kayo sa set items natin later on. Yes, and speaking set items, ang ating laman ng ating set items ngayon, syempre, napakaganda. Syempre, hindi lang kayo matutuwa, mabubusog pa rin kayo. Pwede wow, bago yun natin ito, burger, ha? Mabubusog. Ano yung ikabubusog nila na yan, sir? Ang laman po ng set items natin, syempre, ito ang Quaker or Quaker? Quaker. Depende sa lugar kung paano nila pinopronounce. Sabi, Quaker lang yan. Quaker lang yan. Ayan. And then, kasama ni Quaker Oats. Ayan. Sino kasama niya, kasama sir? Kasama po ang Belt bag. Okay, belt bag. Siyempre, hindi po mawawala ang rosary natin. And, siyempre, ang ating pinakamagandang t-shirt. Gray and green combination. Yes. Ayan. Ano? Napakaganda ng ating set items ito ngayon. Ito po, maganda yung mga na mapapanalunan sa ating spin the wheel. Yes, pero para mas malinaw nyo pong makita, ayan po sa inyong mga screen, show it po sa kanila. Ayun. Okay. Meron po tayong t-shirt, kaya nga na nabagit ni Tito Burger. GT Oil Belt Bag, Quaker Oats, and Rosary. Para po mapasa inyo ang set items na yan, sundin nyo lamang po ang instruction namin kanina. I-comment nyo po yung halaman, kailangan po may barangay. Pag wala po kayong barangay, Di po kayo bilong. Kawawa pero, po kayo. Pero pinag-uusapan natin yan, nakakatuwa. Kasi dun sa comment section natin, berding-berde. Yes. Lutian ng kulay. Ang gandang tignan, no? Yes. Yung iba ang lalaki pa talaga nung kanilang mga sinesend. Ay, no, lalaki, oh. Oo. Sana lahat yan magkaroon ng buhay sa hinaharap para naman mas magandang, alam mo, timing yan. Kasi yung nakaka-inspire nating kwento, nakaka-relax din. Kasi green na green ng kanyang paligid at nakakabusog. So, aabangan nila yan maya-maya lamang. So, congratulations po in advance sa lahat ng nakasunod sa ating tamang direksyon at abang-abang po dahil mamaya kayo na ang mag-uwi ng ating set item. Oo, yes. Bukod sa green na kanilang ano dyan, syempre di pa rin mawawala Tito Burger ang back-to-back bag para sa ating mga estudyante. Ito pa rin po. Diba? Opo, pero ayan, magandang bag and makikita nyo rin sa screen mamaya yung actual niyan. Ito, pero hawak na rin po pala nila yung actual. Ang ganda ng kulay, itapat mo nito, burger. Ayan. Ang ganda ng kulay, no, nakakabata. Ayan. Sa mga nag-PM na po at nakapagsagot na po sa Google Form dun sa JGT Fanbest, hintayin nyo lamang po yung further announcement. Sa mga hindi pa po nasisin, ongoing pa naman po yung pag-check kung sino na po yung mga nakasali na. Pero sa pasensya na po tayo, gaya po ng una instruction, pag kinoment nyo po yung inyong request, eh hindi po natin yan magagrant. Kailangan po PM or sagutin yung Google Form. Ayan. Para pa rin po, syempre, marunong tayong sumunod sa instruction. Yes. Magandang hapon po kay Sir Arnel Agustin na nagpapa-shoutout at nag-greet sa atin. Hello, abang po ka, Sir, next week. Okay, and abangan din niya yung next week kasi alam ko may natatangi tayo for next week. Yes, and kanina po, nagtatanong si Ma'am Virginia Lakadin, I think, wala na daw bang payong? Antabay lang po, ma'am, kasi sa ngayon po, ito po muna ang ating ipamimigay na set items. Marami pa po tayong sorpresa. Di lang namin masiguro kailan uli bubukas ang mahiwagang payong. Dami sa payong, no? Tagpulan kasi, tapos pag mainit, kumbaga kahit anong klase ng panahon, kailangan pwede nilang magamit. Ganon din naman yung iba pa nating ipinamimigay. Oo, okay. Talaga namang lahat po ng pinamimigay natin, magagamit nyo na, makakain nyo pa. Yes. Okay. Good for the heart pa ngay isa. So, ayan, napakarami na pong... Wala daw. Ano yun? Masahin mo, Tito Burger. Ano yan? Wala na yata makakatikim ng Cadbury. Wala daw bumabate. So, wala daw pa Cadbury chocolate sa Monday. Oo, wala na. Nga na kayo ngayon. Ang ganda daw ng bag, sabi ni Sanchez. Alam ko, nag-message na rin po siya. So,
Ganito pa mga ka-GT Radio, sa hindi pa po nare-replayan, ongoing pa naman po ang pag-check. May magre-replay po sa inyong representative mula sa JGT Fanfest. Kaya abang-abang lamang po. Yes. And sa ating mga solid viewers, followers, no, sa ating mga nagko-comment, ayan, stay tuned lang po kayo para po sa ating mga exciting prizes po mamaya. Yeah, so special mention natin ang laging hindi nawawala, Barangay Villa Marina, Barangay... nandiyan ang kita-kita. Yes. Santorino 3rd. Pascual po, ayan. Upper First. Upper 2nd, may nakita na ako si kanina. Si Sir Noel nandiyan from Santo Tomas. Yes. Yahoo! Napakadami na pong nanonood, pero sana po sa panonood nyo, i-share nyo na rin po yan publicly. Kasi yan po ang magiging batayan para magkaroon kayo ng sharer ba. Arigenio! Sir Jose Alberto, hello, thank you. Hello! So Santo Niño first, second and third. Oo, si Tita Burger si Lispon kaya ta. Ano po talaga to, normal ko to. May pagkangunguna rin po talaga ako. Oo nga. Oo. Huwag po. Baka ang mga taga-Joseph Rice Neal nanonood sa atin from Barangay Kaanawan also. Maraming maraming salamat po. Sana lahat po ng episode na nami-miss ninyo, pwede nyo po yung balikan sa atin mismong page. Kasi po, inilalagay natin yan, inihayaan natin naka-open para po kahit hindi nyo napanood eksakto yung segment natin, may opportunity pa rin po kayo na mapanood ito. Katulad na lamang ng mga itinampok natin itong nagdaang araw, di ba? Mm-hmm. Noong Monday, atin pong tiningnan ang GTpreneur, at the same time, nakaka-inspire din na buhay at tinuklas natin ang mundo ng clay art, di ba? Isang may bahay, full-time mom, na kumikita sa kanyang hobby, ang kanyang hilig, ang paggawa ng clay art. And nung Miyerkules, mainit-init, at talaga namang napaka-init na usapin ngayon, ay patungkol po sa inyong electric bill. Amin pong na-interview ang general manager ng Sahelco kung saan po may mga bagay tayo na itinanong, ipinanik sa kanilang opisina. Ito po ay mismong tanong ng bayan na galing sa inyo. So kung meron po kayong mga gustong malaman, may mga ilang bagay po dyan na sinagot nila diretso. At yun po ay ipinagpapasalamat namin dahil galing po mismo sa inyo yung tanong ngayon. Ang GT Radio lamang po ang gumawa ng paraan para ito ay madinig ng kinauukulan. So ang sagot po ay nandyan, nakapost po sa ating Facebook page ng GT Radio. And ngayon, ano ating pag-uusapan? Siyempre, bago yan. Si ate ko Paula, sa Wednesday daw bibigyan niya na ako ng favorite almond. Kong almond. Napasana all nalay ate niya. Abunado kasi si Paula. Pero yun ang adumako na tayo dito, Burger, sa talagang pag-uusapan natin ngayong hapong ito. By the way, yung TikTok natin, alam sa yun, inaabangan nila ngayon, every Friday. Oo, bali ang nag-entry lamang po ngayon ay 13 lamang. Sayang, okay. No? Sa susunod po, mas bonggahan nyo pa, damihan nyo na entry. Pero for the next week po, wala po muna tayong TikTok dance challenge kasi wala po si Tita Burger. Kaya, humanda po kayo sa malupitang mga patribya ni Tito Burger noon. Parang kinakabahan ka na. Kinakabahan na naman po ako. Pero sige, pwede tayo magpa-TikTok. Ang cut-off nga lang yan ay sa Wednesday. Oo. Ay, Tuesday. Tuesday po. Next week, Tuesday na. Ano bang date yon? Tuesday? 12. July 12. So, yan, July 12. Yes, kahit ngayon, ora mismo, mag-PM na po kayo kay Noris GT Radio. Sunday, entertain ko yan. Hanggang Tuesday lamang po ang cut-off natin para sa TikTok. Kung lima po yung mag-entry, di napakaswerte. Panalo na agad silang lima. Sila na agad. Oo. At may nabasa nga po ako para si Ma'am Norlin daw po magti-TikTok din. Magti-TikTok din daw po ba? May nagawa na, di ba, Tito Burger? Ikaw na lang mag-upload. Oo. May pa 300 Gcash din daw po ba kayo kay Ma'am Norlin? Kanina daw magsasend ng TikTok. Nagaling mo daw magpapogi. Noris GT Radio po ninyo isend. Apo, Noris GT Radio. Kay Ma'am Noris. Para maayos ko na po agad. Tuesday po ang cut-off natin, July 12. So mamaya magpapost din po ako sa Facebook account ko na Noris GT Radio para makita nyo publicly, para makita nyo din yung cut-off. Ayan. For now po, meron tayong bagong-bago na ipapakita sa kanila. Correct. At ito po ay mensahe mismo
ng mga, sabi nga natin, next generation na kung saan naniniwala na kailangan magkaroon tayo ng tamang edukasyon para naman kaya natin lumaban anuman po ang langoy ng buhay na meron tayo sa kasalukuyan. Iba pa rin talaga kung tayo po ay may pundasyon sa ating pag-aaral. So panoorin po muna natin ang AVP na inihanda namin sa inyo. Sila po ang tinatawag naming JGT Scholars. Ako po si Janela Gagabi, 8 taong gulang, nag-aaral sa Malasin Elementary School. Ang pangarap ko po ay maging isang fashion designer. Salamat po, Sir James Bilago. Ako po si Danjolo S. Morden, 15 years old. Ang school ko ay sa St. John Academy. Ang gusto ko paglaki ko ay maging police para maging makatulong sa bayan. Hi, I'm Akisha Kater. I'm 12 years old and I'm studying at Bethpian High School. I want to be, when I grow up, I want to be a flight attendant because this gives you opportunity to meet a different background people. And we're back! So, yun nga po, nasaksihan po ninyo ang pangarap ng ating mga munting JGT Scholars. At syempre po, patuloy nyo na po at dapat doblehin natin ang pagkasaga sa pag-aaral at makakamit nyo rin nyo po ang inyong mga pangarap sa buhay. Sila po ang unang batch ng aming itinampok sa inyo ngayon na narinig ninyo mismo ano ang kanilang mga pangarap na at a very young age, alam na nila at desidido sila kung saan sila patungo. Sila po ang tinatawag nating JGT Scholars. Sila po ay nag-aaral na meron pong ibinibigay na support ang Jocel's GT Company sa pangunguna po ni Sir James. Sila po ay anak ng mga empleyado natin. Ilan pa lamang po sila sa mga nauna na atin pong ipinalabas ngayon. At good news, meron silang marireceive din galing sa atin. Ano-ano ba yung mga yun, Sir Roy? Siyempre po, makakatanggap din po sila ng backpack, dyan ang rosary, and syempre, no, kung malapit na yung kanilang birthday, oh, pwede meron silang spaghetti pack. Wow! Oh, ngayon diba? Kasi panahon ng recognition, yes, classroom-based recognition na tinatawag, so po pwede nila yun maluto, yun yung kanilang blowout sa magulang nila. Wow, nakakatuwa naman. Yes. Congratulations in advance, Janela Mitch Gagabi, John Angelo, John J. Lomorden and Akisha Kate Ferrer. Kapit diba? Ang mga pangalan. Oo, ang hihirap na rin. No? Papahirap na yung pangalan. Tsaka hindi na uso yung isang pangalan. Yes, okay. Meron silang backpack, rosary at spaghetti pack. Yes, o, party na yan agad-agad. Nagtatanong si Ma'am Natalia Molina, pwede daw bang maging scholar? Sa ngayon po, Ma'am, ang scholar o yung mga pinakita po namin sa inyo na scholars, sila po ay hindi lang ngayon scholar, simula po na nag-aral dahil qualified na ang kanilang mga magulang na nagtatrabaho po sa Jocel's GT Company. Kaya po may pribilehiyo sila na magkaroon ng scholarship. Ganyan po ang suporta, pagtugon ni Sir James para po kahit papano hindi na gaanong iintindihin yung ibang pangangailangan ng mga anak ng empleyado. Yes, and exclusive lamang po muna ang scholarship na yan para sa mga anak ng empleyado. May certain years din po yan na pinagkukuhanan bago makapagpa-scholar ng isang anak. Anak or kapatid po. Anak pala at kapatid ng empleyado ng Jocel's GT Family. Talagang first degree na first degree. Correct. Yes. And bukod sa na-inspire tayo sa mga kabataan na scholars natin, mas mai-inspire pa tayo sa susunod nating segment. Kaya naman, Ma'am Norlin and Sir Roy, ano ba ang next segment natin? Siyempre, mapapanood na po nila talagang ka-inspired. Inspired po ang ating mapapanood ngayon dahil nga talagang kung mapapapunta kayo sa kanilang bukid, ayan, talagang mapapa-fresh talaga. Fresh from the farm. Fresh literal na fresh from the farm. At dito po, actually, kung nakita nyo yung teaser, ang nakakatuwa dito, may improvised drone po kaming ginamit. Yes. Para makita nyo po ang full view, saan kami nagpunta,
ano ang meron sa aming pinuntahan. At dahil gusto po namin hindi lang kami ang ma-inspire, kaya i-share po namin ito sa inyo. Panoorin po natin ang kwento ng isa sa ating kasan Joseño. Alin kung tawagin nila, pero pangalan ko talaga Alejandro Cruz Mahaba. Ito po, naglilibang ko sa konting lupa namin. Hindi masayang na may panahon, lalo na yung pandemic. Meron po akong maliit na shop sa harap ng Pag-asa, yung radiator shop ko, yung Cruz. Yun po ang trabaho ko. Doon po ako kumuha ng ginabubuhay naming pamilya. Na pinamana naman sa amin ng aking magulang mula nung maliit pa kami. Gawaan po ng radiator, tsaka yun po ang aking trabaho. Bata pa po ako, talagang mahilig na ako magtanim. Kaya lang talagang wala kami lupa noon na tinatamnan. Kaya po nagtatanim-tanim ako noon sa pasulang, tsaka sa yung sako ng simento sa pupong ko nilalagay ng bahay namin. Mga talong, okra, sitaw. Bata pa po talaga, mahilig na ako magtanim ng mga gulay. Kasi po, sa hirap po ng buhay namin noon, wala po kami pambili ng gulay. Mahirap lang po kaming pamilya. Dayo lang po kami dito sa San Jose. At mga magulang po namin, nasa ibang lugar na tatrabaho. Kaya po kami, nagtatanim-tanim na kami ng gulay nung maliliit kami. At yung po aming linuluto naman, pangarap kami bilhin dahil di naman kami mahilig sa kanin eh. Mahilig kami sa gulay nung mga bata kami. Kaya nakakatulong po talaga sa amin. Kaya nahilig po ako magtanim hanggang ngayong pagtanda na. Talagang nalilibang na rin po ako siguro magtanim. Kaya lagi ako nandito sa bukid. Yung mga tanim ko po talaga na yan, wala pong spray yan. Talaga organic po yan. Kasi pagka pampamilya po ito eh. Hindi po natin pwedeng pakainin yung pamilya natin ng mga puro spray na gulay. At baka naman sila yung magkasakit. Ito po, pagka nagdamo po ako, yung damo, tinataburan ko ng lupa, yun na rin po nagiging pataba niya. Tapos, kumukuha po ako ng mga pinagtistisan na kahoy sa kaibigan ko yung furniture, yun po hinahalo ko sa lupa at nagiging pataba po yan. Yun lang po, at kaya medyo napapaganda po natin yung mga gulay. Naalagaan ng gusto, nabibigyan ng pansin. Kailangan po kasi sipag, hindi kailangan puro tambay. At ayan, medyo maganda lang po yung kulay natin. Pag may sumobra, nagbibenta po ako. Pero madalas po yung bigay sa kaibigan ng ginagawa ko. Kung tutusin po, parang bahay kubo po ito. Kompleto po, may sitaw, bataw, patani, kalabasa, patola, sili, talong, marami po, singkamas, kardes, marami po, kamoting kahoy. Ayan, may mga upo pa. Kompleto po dito sa bukid ko. At yan po ang libangan ko, yung magtanim. At nang may pakinabang po at hindi nabibili sa palengke. Ito, halos pare-papuri po. Sabi nila, good job, masipag ka. Bigyan mo naman kami ng ganito, ganyan. Walang problema. Basta magbunga, bibigyan ko kayo. Gusto nila magpasyal din sa lugar ko. Kaso maputi. Kaya sabi ko nga po sa inyo, maputi kasi gitnang-gitnang bukid talaga. Kaya nahiyaring kayo na pumunta dito, nahiyaring po kayong bitayin dito. Okay naman po kasi may mga katulong din po sa akin ng mga kaibigan ko agriculture na nagtuturo po sa akin ng tamang proseso para magtanim. Sa kanila rin po ako humingi ng
ng advice kung paano ganito ang gagawin sa isang pagtatanim. Pero sa dami na rin po kasi nang napapanood ngayon sa Facebook, eh, halos matututo ka rin po magtanim. Huwag lang tamad. Abay, napakaganda po ng pakiramdam ko. Sabi ko nga, pag nandito na ako sa bukit, parang ayoko nang bumaba ng bayan. Eh, kaso ang trabaho ko nasa bayan. Napakagaan po ng pakiramdam pag nandito sa lugar na maray gulay. Hindi ka na mag-iisip. Lumabas ka, mamitas ka ng konting ano, may, ng gulay, may ulam ka na. Napakasarap po sa pakiramdam. Nakakaalis ng problema kung ano may problema. Nakakaalis po ng problema yung nagtatanim ka, nag-harvest ka ng mga tanim mong gulay. At nakikapagbigay ka po sa mga kaibigan mo, napakasarap po ng pakiramdam. Sa totoo po, kahit wala naman lupa, eh, pwede kang magtanim. Kagaya po ako, sabi ko nga po sa inyo, bata pa ako, nagtatanim na ako, mahiling na ako magtanim. Wala po kami lupa, pero meron po ako nakabibiling pasong naka-plastic, yung plastic, doon po ako nagtatanim. Ang mahalaga po kasi sa halaman na yung naiinitan sa mga halaman. Pwede po tayo magtanim kahit pumalitan yung lugar natin, wala tayong lupa. Meron ng pumpaso at yung mga sako ng simento, doon po ako nagtatanim. Kaya yung dapat po talaga magtanim na ngayon, napakahirap po ng buhay ngayon talaga. Nakita nyo naman bilihin ngayon. At saka yung makakain nyo, talagang fresh, talagang organic, na talagang hindi kayo makakuha ng sakit sa na-spray na gamot. Sa panahon ngayon, ang mga bata, puro gadget ang ginahawakan na, inahawakan eh. Pero sana mag-try sila na magtanim. Masusubukan na lang yung isang tanim nila ay gumaganda. Napakagaan po sa katawan. Para kang bumuhay ng isang tao pag nagtanim ka. Nakita mo yung tinanim mo, lumaki, namunga. Napakaganda po ng pakiramdam ng isang tao. Eh, kagaya nyo, pag nagtanim ka, namatay, malungkot po yan eh, di ba? Malungkot eh. Pero pag nagtanim ka at gumanda, napakasarap po sa pakiramdam. Kaya yung mga bata po talaga dapat natututo kung magtanim yan. Kaya po ako, nung bata ko eh, sa eskwelan, tuto po yun, yung garden-garden. Dapat po talaga ibalik po yan eh, yung nang masaya sa elementary. Kasi dyan po palang nag-uumpisa yung pagtatanim ng mga bata. Matututo sila magtanim. Hanggang sa paglaki, madadala po talaga. Parang ako rin po ganun, nung bata kami. Halimbasa, bari yung bahay namin, yung bukit namin, dyan po kami sa eskwela namin, dyan kami yung umpisan pinagturuan magtanim ng mga teacher. Ganun po yan, kaya lang, mga bata ngayon, matuto talaga magtanim at magsikap, sipag ang kailangan. Ang pinakaano po sa akin, yung okra, kasi yung okra po, hindi po matrabaho po yan. Nung siguro mga 2 years, tinamaan ko na po yung okra na yan, nakapagbenta po ako niyan, 100, isang kilo. Ang pagitan po yan, pagpitas niyan, one day lang. Hindi po kasi pwedeng 3 days kasi gumugulang po, matigas na po yun. Kaya po yung okra, medyo napagbutihan kong tanim yan, napakaganda po ng okra. Nung nakarang taon po, inabutan ko po yung 75, isang kilo. Hindi naman po ako ng mga 3 bundle, 30 kilos, di siya pa rin po kahit paano kumikita. Ang okra po, hindi po ini-sprayan. Hindi po talaga ini-spray niyan. Kasi po yan, hindi po inuupo yan. Hindi po siya nagkakaroon ng hanip. Hindi po yan inuupo. Yung pong malawang yung tanim ako ng talagang talagang binibenta ko po. Itong mga ito, konti lang to. Halos 600 puno lang po itong tinanim ko na ito. Maaring makapagbenta po ako dyan, tsaka makapagbigay po ako sa mga kaibigan. Sabi nga ng misis ko, pag nasa bukid ka, masyado kang busy. Lahat kalkal ka ng kalkal. Bungkal ka ng bungkal na lupa. Eh, anong gagawin ko dito? Matutulog. Hindi, baka atakihin pa ako. Kaya po dito, pagkagising ko ng maga, magkakape. Pagka nakitang madamo, magdadamo. Pagka may binhe, magtatanim ng gulay. Kaya po dito, sa lugar ko, marami pong tanim dito. Halos, wala pong nasayang na lupa, kahit maliit na lupa. Ito nga po, nanginayang ako dahil nilagyan ko ng buhangin. Pero pwede po pong tamnan yan. Siguro bukas may tarim ng pechay po yan. Tatamnan ko ng pechay. Nakakalibang po kasi dito at saka yung malayo sa COVID. Kitang-kita nyo naman, napakalayo ng dinaanay nyo bago makarating ang tao. Kilala mo na kung sino. Napakalayo. Dito po, fresh po hangin. Talagang maganda. Nakakalibang po talaga. Napakasarap po talaga sa buhay bukid. Lalo kung masipag ka. Wala ka nang bibilin. Mantika lang. Asin, bechin, bagong. Ayos na po. Talagang mabubuhay po tayo pagka nagsusumikap ang isang tao. Talagang pinangarap po na magkaroon ng ganitong lupa. Sa bagay po ito kasi sa Benan po ito. Sa amin lang po pinamahala ng Benan. At wala naman po nagsasama. Talagang pinangarap po magkaroon ng lupa. Kaya nga po minsan nagsasanla po ako ng lupa.
May pag nagsasanlak, yun po ako, doon po ako yung nagtatanim. Ito pong lugar ko, ako lang po nagtatanim dito. Wala po ako binabayaran na tao. Sarili po ako. Sarili ko pong tanim ito. Alos mag-aapon po ako nagtatanim, mag-isa lang ako. Sabi ng misis ko, busy-busy ka sa bukid, pagkasama ko siya dito. Busy-busy ka, halos met-met, kutkat ka ng kutkat. Kahit yung mga anak ko, sabi ng mga anak ko, hindi ba napapagod dyan si Papa, eh, gano'ng mga anak ko. Eh. Bakit ay? Sabi ng misis ko, eh galaw ng galaw, pag nasa bukid, tanim ng tanim eh. Eh ganyan yung Papa nyo, hayaan nyo na. Eh. Ganun lang po. Kasi kahirap po yung laging nakaupo. Naka-stress din yung nakaka-upo, laging nakaupo. Kailangan po talaga sipag lang talaga. Kahit wala kang lupa, pwede po tayong gumawa ng paraan para makapagtanim-tanim ng mga gulay, yung pasariling pagkain lang. Huwag po kayong bibitaw. Nagpapasalamat din po ako sa inyo at na-invita kayo na punta kayo dito sa akin dahil kahit na maputik. At nagpapasalamat po ako. Maibahagi ko naman sa inyo yung konting kaalaman ko dito sa bukid. Marami-marami po salamat. Nakapagsalita, hinahanap pa rin po namin dahon. So, eto na nga. Oo, idedemo na nga natin paano makikita yung dahon na yan. Ayan. Paano yan, tita? Sige po, ipakita po natin. Oo, ikaw ang magsalita, Tito Burger. Pag pumunta, eto okay. Punta lang po kayo sa ating keyboard ng inyong cellphone. Punta tayo sa emoji. Tapos, hanapin nyo po sa pinakababa kasama po ng mga hayop-hayop or animals. Ayan, nasa Animal Kingdom na part. Ayan. Ayan, oh. Ayan, nandyan po yan sa emoji. Kasama niya po yung mga, wait lang. Ayan, kasama niya po yung mga hayop. Ayaw po mag-autofocus eh. Ayan, ayan, dyan po. Pipindot po kayo dyan. Yes. Yung, kumbaga po, instead of smiley, ang hahanapin nyo po ay yung mga dahon. Oo. Pwede nyo rin naman po kasi itong i-ano, i-copy-paste mismo dito sa comment section. Yung iba po pwede mag-copy-paste. So, ayan. Nakakatuwa lang kasi very timely po yung inyong kino-comment ng mga dahon. Yes po. Dahil po ang atin pong GT Inspirational Story ay isang organic farmer. And speaking diba? Of that, Ma'am Norlin, sabi ni Ma'am Maika, ako sa'yo, kuya, kasama ng mga hayop eh. Ayan na, naturo na si Ma'am talaga. Kasi nga, nandyan po yan kasama ng mga smiley. Lahat po ng emoticons magkakasama. I-scroll down nyo lang po para makita. Kasi yan po yung magiging basihan kung makakasali po kayo sa spin the wheel. And sabi nga po ni Ma'am Christine, ano, bago daw nahanap yung emoji na lantana. Lantana dito, burger. Pero nakatawa po dito, part din po ito na meron kayong matututunan para hindi laging smiley, angry, heart yung makikita natin. Oo, marami this pa. This time may iba pang option. Oo, marami pa po tayong mga emoji na hindi nyo pa napag-aaralan, nakikita kung para saan. Kaya, nakyutan lang kami. Why not dahon, di ba? Eh, si Tito Burger nga, cactus yung pinindot ng pinindot eh. Nakakatawa sa comment section, ang green nung paligid ng comment section. Yes, and ang ganda. Ang punong-puno talaga ng mga pananim na kulay berde ang paligid. Oo, and nagustuhan ko doon, Ma'am Norlin, na tanim yung okra. Napakaganda talaga. Pero bago yan, sir, ayan, nag-comment din sa atin ang ating itinampok ngayong hapon, si Kuya Allen Cruz. Magandang hapon po, Sir Allen. Hello po, Sir Allen. Thank you so much po. Yes, thank you po sa pag-accommodate sa buong team ng GT Radio nung pumunta po kami sa farm ninyo. Actually po, kaya natin itinampok si Kuya Allen. Una, naghahanap po tayo noon ng episode para sa isang farmer na organic ang way niya ng pagtatanim ng gulay or ng palay.
And since kayo po ay naging kaibigan namin sa Facebook sa aming account ng GT Radio, kaya nung minsan, nagpo-post siya ng kanyang mga tanim. At nakakatuwa kasi siya mismo hands-on doon sa mga, sabi nga niya, ayoko magpa-interview ma'am kasi maliit lang naman yung lupang sinasaka ko. Sabi ko nga sa kanya, kuya, wala naman yan sa laki o liit nung lupain. Pero paano mo ginagamit yung space para ito ay meron pang, kumbaga, minamaximize mo para meron siyang maging balik sa'yo. Yes po. At hindi lamang po ito yung inaani eh. Yun lang, pumunta ka dun sa lugar niya. After mo manggaling sa city, kasi nung bumisita tayo, brown out dito. Yes, diba? Napakainit dito. Pero nung pumunta tayo sa lugar niya, ay Diyos ko po, hindi mo na kailangan ng electric fan. Yes po. Napakaganda. Parang ayaw na lang bumalik. Doon na lang mag-stay muna. Napakasimple ng pamumuhay. Pero alam mong, diba, nakakamiss yung mga ano yung tanong natin mo, sis, nung pabunda tayo? Wala ka nakikitang bahay, di ba? Oo! Asan dito? Asaan? Wala naman pala bahay. Nung pala, may kailangan ka pang suunging pagsubok. Yes. Bago ka makapasok dun sa may kubong makyu. Si Ma'am Johnny din, oh, nagtanim na, nakahanap na rin ng dahon si Ma'am Johnny. Ah. Sa wakas, Ma'am Johnny, nakita mo din mga dahon. Ay, si Sir Noel Tintero. Congratulations, Sir Noel. May dahon na. At lalaki pa ng mga dahon ni Sir Noel, di ba? May bunga. Papalaki na. Si Kuya Allen Cruz, alam ko, familiar kayo sa kanya. Siya po yung madalas nakasama ni Attorney Hortizuela. Yes. Diba? Kasi magkaibigan sila, naging magkaklase. And si Kuya Allen po, simpleng buhay yung gusto niya. And makikita natin na, alam mo yung siya yung merong panggasera, 'di ba? Tinuro niya tayo. Tapos yung bahay niya, ino-offer pa po niya sa mga gusto daw mag-relax, kung gusto niyo dito ma'am mag-stay, gusto niyo dito kumain. At alam niyo po, nung dumating kami doon, ang pinaka na-amaze kami. Pipitasin lang niya yung gulay, yung ulam, iluluto, yun na po ang aming pagkain. Sariwang-sariwa. Oo. At ang sarap ng mga gulay pagka gano'n nakaaani lang no, yung talong na mag-cute. Gano'n. Yan, ayan, at syempre, shout out po kay Sir Sunny Alfonso. Magandang hapon po. Kamusta po kayo? Oh, hindi kasi natin siya nakasama dyan. Si Kuya Hiki, yung kasakasama natin dyan. Na-challenge si Ma'am Jody. Yes, ma'am, hinanap ko talaga. Si Ma'am Fede Guzman, sabi niya, saan daw yung lugar? Sir Allen, nako, mukhang kailangan na po yata. Palagyan mo na yan ng ano man, ng maliit na swimming pool. Yes. Oo, napakaganda. Actually, sa barangay San Agustin po yung farm niya, pero hindi po siya madaling makita kasi nasa gitnang bukit. Oo, kapag pumunta kayo, po yung kamoting kahoy. Oo, hindi mo makikita yung bubungan ng bahay niya. Hindi mo alam na may maliit na bahay pala doon. Basahin lang natin yung comment ni Ma'am Dion Narvasa. Sabi niya, nakakatanggal din talaga ng stress ang pagtatanim. Di lang nakakatanggal stress, kundi nakakatulong pa sa pang-ulam. Ganoon din gawain ko sa Manila, magtatanim sa paso. Laking tipid, di nabibilhin ng gulay. Tama. Totoo po yan. At sa paligid niya, nung tinanong nga namin ano-ano yung mga pananim niya, sabi niya, parang bahay kubo na nga ito, mami. Halos lahat po. At nangihinayang pa siya sa maliliit na space kung walang tanim. Yung ang ganda nung talong, ano nung okra, yun yung marami. Pero pag tinignan niyo po yung lugar niya, lalo na kung mahilig kayo sa papaya, hindi pa, kasing height lang yata namin. Oo, sang laki lang po namin yung papaya doon. Napakarami pong bunga. At and, matamis. Si Sir Allen parang naghihinayang pa rin yung sa harap ng kanyang kubo. Ano na yung kinain ko? Ano niya, magtatanim daw po siya ng pechay sa yung sunod. Ewan ko kung may tanim talbos na po ng ngayon. Talbos ng kamote. Alatiris ba'y tawag doon? Ayun, na-miss ko yung ganun. Apakadami pong ganun sa may puno ni Sir Allen. Kaya ayun, yung mga kaya ko abutin, pinag-aabot ko na kinain ko na ng kinain doon. Kumain po kami sa ilalim ng puno doon. Kasi minsan, yung kasimplihan ng buhay, hindi natin napapansin. Totoo. Iba yung dulot niya, eh, nakaka-relax sa atin. Kaya nga po, nung pinuntahan namin yan, sabi niya nung una, ayaw niya, nag-isip pa siya. Pero salamat kay Kuya Allen dahil napilit din namin siya na siya ay aming bisitahin. Kasi po kasalukuyan, nag-aayos ng mga bukid. Mm. Yung pilapil. Yes, uh-oh. And sabi nga niya, kaya niyo po bang maglakad doon? Eh, maputik. Kaya tuwan-tuwa papatubig kami. Salamat din po sa Diyos. Walang nalaglag sa amin sa pilapil. Muntik lang. Muntik pa lang po. May muntik na si po. Si Kuya Next Gen. Muntik lang. Sige nga, magdulas-dulasan nga kayo, sabi niya. Hanggang siya yung nadulas.
Kayo po ba, nakakalusong pa ba kayo? O yan, nakakalusong pa ba sila sa bukid? Yan po si Kuya Allen lang mismo ang nagtatanim mag-isa. Opo. Pero meron po sila ditong pwesto sa bayan, sa may tapat ng Pag-asa Gym, yung kanilang shop. Radiator shop. Oo, Radiator Cruise ba yun? And Jack shop. Cruise. O repair. So pag po gusto niyang magpahinga, gusto niyang makarelax, diyan po siya umuwi. Ayan, nakikita niyo po on screen yung papaya. Yan, ang dami po niyang kaliliit ng papaya niya, pero yung mga bunga napakadami. Oo. At saka yung hindi po lahat yan, sabi nga niya, ibinibenta niya. Pangkain nila at mas madalas, pampamigay. Oo, pero nung hindi bata, hindi po siya maramon. Nung bata siya, no, saka gusto niya magtanim kahit sa pasulang. Saka or sa ano? Mga sako. Sako, yes, o plastic na paso. Buibili pa siya para makapagtanim. Tapos inilalagay daw niya sa taas ng bubong nila. Pero tignan mo naman ngayon, may sarili na siyang farm. Totoo. Sabi niya, ang liit, pero nung tinignan natin, punong ang lawak. Punong-punong din talaga ng tanim. Actually, parang tatlong pitak yung katumbas niya, kung palayan yung pag-uusapan. Pero ang maganda kasi sa kanya, organize yung kanyang pagtatanim. Yes. Sa bungad po, ang unang sasalubong sa inyo ay okra. Isang pitak na puno okra. Ng tanim na okra, nakapaligid ang sitaw. Opo. Meron pa nga siyang tanim kamoting dito kahoy. Na gabi. Yon, kamoting kahoy. Kamoting kahoy. May ubas din po siya. Kardis. Sitaw. Yes, sitaw. May talong sa gawing likod. Oo. Halos kumpleto. Ano ang kulang meron? Na nga lang po sa kanya, fish pan para meron siya pagkukuha may na ng isda. May pins din siya. Oo. Sabi at nga niya, may kantahin mo. May mga alaga manok. Na rin siyang hayop. Oo. At taulaan ko yung manok. Mangihingilog na. Pala, kinabukasan. Oh, kailangan ko ipa-seminar yung kakilala ko kay Sir. Baka si Pagin din, sab. Yes, Sir Jose. Pwedeng-pwede. And ang maganda nga po doon sa lugar ni Sir Allen, kasi ngayon masyado na tayong bugbog sa stress. Minsan, wala na tayong separation from technology. Gusto man natin minsan na pumunta sa lugar na kung saan makakapag-enjoy tayo, minsan kinoconsider naman natin yung budget. Pero yung sa kanya po, yung simpleng paraan niya to relax ay malaki rin ang naitutulong. Hindi lamang sa kanya, kundi maging sa kanyang pamilya. Kasi sa sobrang sipag po niya, talagang mai-inspire kapag pinuntahan mo yung kanyang lugar. Kaya naman sa'yo, Kuya Allen, sa kabila ng alam namin physically you're tired, pero mentally, emotionally, makikita mo gaano ka nare-recharge ng paligid mo. Yes, and may comment dito, Burger, si Ma'am Lay. Uy, basahin mo na. Ayan, sabi po niya, mas maganda nga po na ituloy sa elementary yung pagtuturo ng gardening para sa mga bata pa lang marunong na magtanim at matuto silang maging responsable. Totoo po yan. Correct. Kasi dati nun sa elementary, parang part po ng TLE. Oo. Na talaga nag-garden talaga kung paano magtanim, paano correct. Maggambol ng puno. Oo, gambol diba? Yung tawag, yung bungkal-bungkal. Ay, asarol na ginagamit. Opo. Dati nag-gardening kami ng elementary kasi nag-elementary ako sa mababang paaralan. Kaya hanggang ngayon mababa pa rin naman ako. So, ay... What a burger? Ikaw din, Sir. Ang tawag talaga sa... Sige, ikaw, ano yung kwento mo ng garden ng elementary ka? Ito naman yung lagi kong talagang tinatanong po. Kasi dati-dati talagang paanohan kayo, pasiklaban kung maganda talaga yung mismong linya ng pagtitigo mo. Kung yes. Tama ba yung herela. Yung plat. Yung plating. Pinigong mo yun at malalaki yung tipak, dudurug-durugin mo yun bago ka magtanim. O, pipinuhin mo yun, pipinuhin diba? Mo yun. Tapos ngayon, herela mo. Ngayon, ang ginagawa ay, kasi namin, nyo nun? Sitaw yung sa akin. Ay, wow. Mamimili kayo sa garden opo. Nyo. Pero ngayon, yung mga iba kasing kaklase namin, pag lumalaki na at ayaw lumaki sa kanila, bubunutin yun sa amin. Parang ayaw nilang bunot, parang ayaw nilang magpalugi, parang ganun. Kasi sa amin yung po yung tumubo, oh, tapos sa kanila hindi. Bubunutin yung sa amin. Pag ay, ganun ginagawa nung iba. O, nililipat po iba, pero hindi ka ba nag-aral sa mababang paaralan? Mababa. Kaya ang ito yung resulta, tita eh. Mababa rin. Kaya mga anak nyo po, kung ano, huwag nyo po pag-aralin sa mababang paaralan. Dapat sa pinakamataas sa paaralan. Yung paaralan na mataas, pero oo. Mababa pa rin. Oo. Nasa mataas lang na lugar. Di ba mataas na lugar yung sa inyo? Kasi pantabangan niya. Pero mababang Malina paaralan. Po, kahit mataas, mababa pa rin. Pero ano ng tanim na pinakauso sa amin para madaling mabuhay? Pechay. Yes, pechay. No, pechay. Tapos yeah. Eksperimento yung munggo. Yung beans yun. No, ah.
Oo, yun. Kasi ngayon po, kung matatandaan ninyo, lalo na yung mga umaaten noon ng forum natin, mm-hmm. lalo na dun sa kabataan, di ba? Nagbigay nga ng trivia si Sir James na kung saan may isang nagpa-seminar yata na bangko. Tapos sabi ng speaker, nakakahinayang daw ngayon kasi based from data, based from research, ay papatanda na yung mga farmers natin. Ibig sabihin, wala nang bagong sumusulpot na mga kabataan na nahihilig sa farming. So, paano po ang mangyayari pagdating sa ating food production kung doon po tayo papunta? So, yun po yung siguro isa sa medyo kinatatakutan natin sa ngayon. Dahil hindi dapat ma-phase out at walang po pwede na makapalit sa sektor ng agrikultura. Dahil ito ang main source ng ating food. And kung matatandaan nyo din po, may time na na-interview natin dito si Sir James, kapag tinatanong siya ng kanyang mga kaibigan kung ano daw siya o sino siya, ang sagot niya, siya ay isang farmer. So, let us be proud. Hindi po pwedeng dahil humawa ka ng lupa, eh sabi nga ng mga bata, yaki. Yes. No, ang buhay po natin ay nakaugat dyan. At kailangan po, tulad ng nasabi kanina ng ating mga netizen dito, ibalik po natin yung kahit simpleng gardening. Kahit nga po sa mga bahay, sabi nga, di ba, merong container gardening, ba't di po natin subukan? And syempre nga dati po noon, yung alam nyo po yung mga 1.5 na Coke. Oo, oo. Na talagang doon nila kukuha lang sila ng lupa doon. Tapos ngayon, doon na po nila itinatanim tapos isasabit lang po nila. Oo, yung nakahang kasi mga walang space, yes. Di ba? Sabi ni Ma'am Raquel, Ma'am Nuris, pabasa po yung comment ni Ma'am Raquel sa atin. Nakaka-inspired naman po, lalo na kasi sa panahon ngayon, mahal na po lahat ng bilihin. Ultimo kamatis ni Ma'am Nessie. Ay, ba't may ganon? Oo nga, ultimo kamatis ni Ma'am Nessie, kamahal na po, sabi. Kaya malaking tulong talaga pag sariling tanim sa iba't ibang klase ng gulay na tanim. Mo pa lang, sir, busog na po ako. Thank you for sharing this, sabi. Kaya po sinasabi, kasi favorite po ni Ma'am Nessie, yung aming director dito, yung kamatis. Amal, talaga naman, na 40 pesos po ang isang kilo ng kamatis ngayon. Kung alam mo, ang sinasagot lang lagi ni Kuya Allen, pag tinatanong natin siya, kailangan lang masipag ka. Yes po, totoo. Yung kumbaga, yung sabi nga niya, siya doon, ayaw nga niya ng may music eh. Ang pinaka-music niya na yung tunog nung kuliglig sa paligid. Yes. Tapos talagang papahinga ng konti, maya-maya, bungkal na naman. At solar po ang gamit niya, ha? Kaya sa mga taga rito po, mga ka San Jose nyo na may maliit na space, o kaya may bakura na maituturing na pwedeng pagtamnan, baka time din na china-challenge tayo ngayon ng bill ng kuryente, baka pwede pong mas maging productive tayo this time. Pag binitiwan ng gadget, binitiwan yung panunod ng TV, baka ito po ang magdulot sa atin ng additional pa na income. Diba? And, nakita ko lang sa comment section, ah, marami rin pala tayong kasama sa mababang paaralan. Nakaka-relate pala sila. Oh, baka hindi na rin umangat. Hindi na umangat sa lupa. Good PM po, Tita Burger, ma'am. Hello, Sir Chris Aul. And sabi nga po nung asawa din ni Sir Chris Aul na pag dumalo siya sa kanyang bukid, talagang nag-ano po siya. Pag dumalo ka doon, talagang... Si Sir Allen, ha? Hindi si Sir Chris Aul. Si Sir Allen po. Si Sir Allen. Pag dumalo nga po doon. Na-mashup mo na cross din kasi, Saul. Sa may bukid niya, talagang kalkal siya ng bungkal ng bungkal. Kalkal yes. ng kalkal. Manok yarn? Nanunod sa atin si Kuya Allen, lagot ka. Ginawa mo siyang basurero doon sa bukit, kalkal ng kalkal. And may kwento lang at sa kanila, pinaramdam po niya sa amin kung gaano kasimple at kasarap bumalik sa ating kinagisan. Alam niyo po, pagdating namin kung ano ang naka-ready na almusal tulit ang halian kasi kami po yung late na dumating. Meron pong pritong saging. Meron pong talong. Salbos ng kamote. Salbos ng kamote. Nila, as in, kinuha lang niya mismo. Lahat. From the farm. Tapos nilagay niya doon. Habang nagkakwentuhan, maya-maya, nakaluto na. Mm-hmm. Oo. And sabi nga kanina ni Ma'am Cheche Garcia, magtanim na lang tayo kaysa tumambay. Eh, mapapakinabangan pa natin pagdating ng araw. Tama. Correct. Oo.
Totoo-totoo po yun. Kaya ngayon pa lang po, kahit sa maliliit nga po ng mga pasunin nyo, alam nyo, di ba marami naman tayong mga plastic container sa bahay na hindi na natin napapakinabangan? Why not simulan na nating magtanim, tapos bumili na kayo ng vermicast? Wow! Para organic farming talaga. Siya kasi hindi niya ini-sprayan yung pananim niya. Meron lang daw siyang inihingan na kaibigan, yung parang nagtitistis ng kahoy, yung sa mga furniture shop. Pero in fairness, sa binigay niya sa ating sito, walang uod. Ah, yes po. Kasi pinag-take out niya kami ng sitaw. As in, isang ganyan yata, isang tao yung tabahan ng sitaw na kukunin natin. Tapos di po ba, usually, ang interpretation natin, pag organic, dapat butas-butas, maraming mga uod, yung natural na uod ng halaman. Pero yun pong pinauwi niya sa amin, siguro isa lang o dalawa lang yung makikita mo at wala pong butas-butas yung kanyang sitaw. Yun yung maganda dun eh. Sabi nga niya, wala kang malalasahan na pait or something kasi wala naman siyang fertilizer. And yung talong po niya talagang yung pinirito ni Sir Alin po talagang manamis-namis. Oo, totoo. Yes. Nakakamay nga po kaming kumakain. Sayang di yata rin ipakita yun, ano, yung kumakain tayo ng maramihan. May naka-video tayo kay Tito Burger, yeah, pero for content only po yun. Kaya abang po kayo kung kailan i-upload. Napakasarap po ng simpleng buhay, lalo na sa panahon ngayon na kung saan napakarami na po nating issues and concerns na hindi naman natin masagot agad. Kaya po kay Sir Allen, maraming salamat po dahil yung araw po na yon na walang kuryente dito sa city, binigyan nyo kami ng pagkakataon na madalaw ang inyong lugar, ma-inspire katulad po ng nanonood ngayon, at sana po hindi lang si Sir Allen ang susunod nating maitatampok na may ganyang inspirational story. Sana po, umpisahan na rin natin, mahalin natin ang agrikultura dahil in return, pakakainin po tayo na to. Correct. Kaya po, sa mga wala pong malaking lupain para pagtaniman, marami naman pong pamamaraan kung paano tayo makakapagtanim. Nasa diskarte lamang po yan. Marami na rin po tayo mapapanood sa YouTube ngayon na mga diskarte ng pagtatanim na po pwede naman po nating isabuhay. Kaya habang maaga pa po, magtanim-tanim na po tayo sa ating mga bahay-bahay. And syempre, pag nagtanim, samahan nyo na rin po ng sipag. Syempre, pag tininom nyo po yan, aalagaan nyo po rin yan. Dapat kailangan din talaga na may sipag at syaga. At syempre, pag nagtanim, meron kayo naman aani. Correct. Para sa inyo rin naman yung pagtatanim na gagawin ninyo. Pero pwede rin para sa kapitbahay nyo kung medyo mabait kayo. O para sa kambing na mapapadaan sa inyo. Depende. Depende. Ay, pero ano ha, mga ka-GT Radio naming mahal, alam nyo po, dun sa barangay namin, di naman sa pagmamalaki, pero may contest kami dun sa barangay na paramihan at pagandahan ng tanim na gulay. By purok yun. By purok. Zone. By zone yun. Labanan yun. Kung sino yung pinakamagandang purok o zona, siya yung ilalaban dun sa iba pang barangay na mananalo din. I-entry. Ang mostly na tanim namin doon, yung mga talong, nakatanim sila sa sako. Sa sako or dun sa gulong. Nakalimang sa gilid-gilid. Yes. Oo, sa gilid-gilid dun sa napuntahan nyo sa amin. Puro halaman nun dati, mga sili, talong, ganyan, sitaw. Yon, may mga ganon-ganon sa amin dati. Sabi ni Ma'am Raquel Dulay Bernal, magtanim ng gulay, huwag nang sama ng loob sa kapitbahay. Oo at nga. At ang ganda ng follow-up naman ni Ma'am Irene Abad, may halong pagmamahal sa pagtatanim. Totoo po, kasi nararamdaman ng halaman yan dahil may buhay po ito. At sabi, tama si Ma'am Judy and Paolo Garces kasi isa sa rin sa masisipag na magtanim ang mga taga Villa Marina. Yes. Pagka babaryo po, libre na po manguha ng gulay dito sa Villa Marina, basta pang ulam lang po. Wow, talaga. Kaya lang daw sa ngayon, ang dami daw langaw sa Villa Marina. Nakakasad dahil yata sa poultry ito. Oh, so sana mabigyan din po yon ng action. Pero totoo po yan kasi sa Villa Marina din. Kaya nga tayo nakita ni Kuya Allen kasi galing tayo ng Villa Marina. Nakita niya yung truck natin kung saan tayo galing. And yun, nagkaroon din tayo ng chance na ma-stock yung Facebook niya. Kaya siya po ang ating inspirational story ngayong Friday na ito. So kung gusto niyo po na pumasyal sa magandang lugar ni Sir Allen, try niyo po siyang kontakin. Baka po mapagbigyan din kayo kung paano kami na-relax, na-comfort ng lugar niya. Ano po ang malay natin? Baka marami pang Allen Cruz ang susunod dito sa lungsod ng San Jose. Kaya sa'yo, Kuya Allen,
Saludo po ang buong GT Radio. Ipagpatuloy mo po yan. At pag harvest time, nandito lang po kami. Harvest time nandito? Yeah. Pagtaniman, wala. Wala. Isang buto, hindi ka nang tanim, tapos mag-harvest ka. Oo, oh, nandiyang kayo. Ano to? Sabi ni Ma'am Christine Joy Aquino Labahosa, nayayaya siya. John Oliver Cruz, tara kila Kuya Alex. Oo, mukha kakilala nila si Sir Alex. Napakabait po niya. Oo, correct. Napaka-accommodating. And, sobra. Speaking of pagtatanim, syempre ang ating pong ibang produkto kapag tinanim, pwede po nating i-process. Correct. Gaya na lamang po ng ating calamansi. Squeezy calamansi. Squeezy. Yan. Atari, squeezy. Napapanahon ito kasi ngayon malamig po ang panahon. Uso ang ubo, ang sipon. Ito po ang fresh juice calamansi squeeze. Yes. Andyan po ang contact number sa ating screen. Pwede natin inumin. Ipakita. Oo. Sa mga gusto pong mag-contact or bumili ng bulk order ng squeezy, kontakin nyo lamang po ang 0945-165 na wala na 6952 Squeezy, or may Facebook page din po sila, Squeezy San Jose. Kaya contact lamang po kayo sa Squeezy. And salamat po sa Squeezy. Thank you sa ating sponsor. Thank you so much po. Squeezy. Ayan, nandiyan po yung contact number 0945-165-6952. Huwag po kayong mag-alala, huwag isulat niyo po yan, pero hindi po yan trivia. Pero ang sarap po. Pagbukas mo pa lang, amoy na amoy mo na rin yung calamansi. Calamansi talaga. Napakasarap Bang po. Commercial ka daw dito, burger, sabi ni Jam Sakulis. Made from real calamansi with honey. Ano yung pag-inom? Yes. Pag-inom, Tito Burger. Nakapikit pa talaga. Ang sarap, fresh na siya. Yes, napakasarap po, napakasarap talaga. And order na po kayo dyan, may contact number po dyan, 0945-165-695. And syempre po, kasi last episode natin nung Monday, nag-chat ka sa kanya, sabi niya, basahin mo. Dito Burger Session na nahuli ako nang basa yung chat mo na may galunggo. Ay, opo, sorry kasi po, Sir Romel, kasabay po nun ay yung ginisang kamatis ni Ma'am Nessie. In fairness po, hindi ba asip tong squeezy, sakto lang. Sakto po yung atamis niya at yung asin niya, talagang saktong-sakto. Wala. Sabi ni Ma'am Aileen, ba't pumopogi daw si Sir Burger pag umiinom? Iinom na po siya ng iinom. Parang gusto ko nang umorder lahat, ah. Baka po bagay bago bloated matulog, na to. Iinom ako nito bago, ah. Three times a day plus prayer. Oo. No? Prayer. Oo. Three times a day na iinom plus dasal. Prayer. Oo. Para mas effective. And syempre, bago ang lahat, kung meron tayong calamansi juice, nandito pa rin ang isang antioxidant na po pwede nyo pong mabili sa GT Radio. Yan po ang Dragon Fruit! Available pa rin po yan sa mga GT Oil branches dito sa San Jose City. Kaya naman po, bumili na po kayo, mix or mix of small and medium, 60 pesos per kilo. Large, 80 per kilo. Orders will be picked up at your nearest GT Oil Station. Natural din ang tamis niya. Totoo kasi po yan. Kasi diba, kinain natin yung dragon fruit na hinarvest sa farm, sa Bellaries, talaga naman, una-unahan pa po at napakatamis po ng bunga ng dragon fruit. And medyo paghihirapin ka ni Ma'am Karen Llenado, dapat daw po 8 times a day ang inom mo nito. 8 glasses. Isang ganyan ay one glass. So, 8 bottles. Yes, Sir Jose Alberto de Vera. Sir thank Jose, you po. Thank you so much po. Sa inyong squeezy. Oh. Ayan. Kontakin nyo lamang. Order po kayo. And syempre, dahil dyan,
meron pa rin tayo. Thank meron you so lang kaming much, kabarangay na nanonood ngayon. Sabi niya, watching from Bacal dos Talavera, Nueva Ecija, si Ma'am Mary Ann Ronquillo. Hello po! Hi, Ma'am Mary Ann. Nandiyan ka pala sa lugar namin. How are you to find out? Sabi ni Ma'am Dalia Gagabi, sana masali po ako sa spin the wheel. Kanina pa ako, Hinahanap yung tao na may lupa. Ngayon ko lang nahukay. Nagkanta, hirap-hirap na yung mga tao sa paghanap ng taon. And syempre po, dahil meron tayo squeezy and may juice, meron din tayo pang dragon fruit. Dragon fruit. Sabi ni Sir Carl Calvin, isang ayan, yes po, katamis po ng dragon fruit ng GTO. Wow, thank you po sa pag-support. O, Tito Burger. And thank you rin po sa Chicks Nick Rocket. Thank you so much po. Located yan saan, Tito Burger? Ayan po sa screen ayan, natin. Ayan, located po yan sa Barangay Palestina. Kaya po katabi sa mga po ng Wow Nature Farm. Yes, ayan sa mga po mapapadaan po dyan, bumili na po kayo ng inyong pang-dinner ngayong gabi sa Chicks ni Roque. At malalaki po ang kanilang manok and juicy-licious. Yes. Napatunayan ko po yan mo sapagkat pinapak ko po kahapon. Hahanap-hanapin mo yung lasa pati talaga. Pati yung sarsa nila, yes, masarap. Po, napakasarap. Oo, nagtitinda rin pala sila ng fresh chicken. Oo, meron sila silang yempo. Yempo, oo. Marami pa silang kung ano-anong tinda along dyan. Along the highway lang po yan, nadadaanan nyo dyan sa may Barangay Palestina. Katabi po, o nasa may gawing harapan po ng Wow Nature Farm. Ayan. Oo, ayan Chicks po. Chicks ni Roque, lasang isa pa nga. Ayan, liyan po. Totoo yun, talagang lasang paano, isa pa nga. Paano, paano? Pakatangan pa doon. Chicks, ka, paulit. Voice over, kunwari Chicks ha. Chicks ni Roque, lasang isa pa nga. Wow, ang ganda. Liyan po, lichon, manok, at sisig. Fresh. Para pumili kayo at kaluluto lang po na bumili na po kayo sa Barangay Palestina. Yes, sabayan nyo na yun ang pantulak na squeezy, yes, at mag-dessert na kayo ng dragon fruit. Yes, kompletos regados ang ating Biyernes. Talaga namang nakakagutom lalo na pag Biyernes, itinotodo natin ang kain dahil ito ang dinner na kung saan nakakasama natin ang ating family member. Sabi ni Jam sa Kulas, talagang pang-commercial na Tito Burger. Bongga. Pero alam mo, Tito Burger, Ma'am Norlin, masarap kainin lahat to kung nasa loob ka ng bahay. Totoo yan. Yes. Kaya naman, bumili panatag na kayo. Panatag ka sa bahay na tinitirahan mo. Oo. Right. Kung kakain lamang naman po kayo, siguraduhin nyo lang sa Bellaries Communities na po kayo. Bumili ng inyong house and lot. Para po pag kumain at uminom po kayo ng squeezy at lichon manok, secure na secure kayo. Right. At ang ganda ng ambience, ha? Wala kang itindihin, maski sa pagbaha, hindi yan problema. And yes, along the highway lamang po, very reachable ang place. Lalo na kapag bubuksan na ang ating bypass road, yes, makakadiretso sila. Oo, nandyan lang yan, located at Barangay Santo Niño 3rd. Correct. Pwede din daw pang pulutan, sabi ni Sir Chris Saul, yung ito mano. Yes, tama po yan. Kahit saan naman po pwede yan. Merienda, palaman nyo, ganyan. Ay, pwede yun ha. Palaman mo sa paddies ha. Ayan. Pwede. Pwede. Galing mag-indoor, sabi. Kaya naman, eto na nga po. Dito na tayo sa ating Bellaries Communities where you can find talaga namang real peace dahil napakaganda po ng ambience dyan. Save, invest, and build your future at Bellaries Communities. Yan po. Contactin nyo lamang po ang contact number na nandiyan sa screen, 0917-826-9668, para po sa mga detalye ng gusto ninyong malaman. That's right. Kaya naman po mga ka-GT Radio, sa dami po na in-endorse namin, sana po may bilhin po kayo. Charest. Sa lahat po na nagtatanong kung sila ay nakasama na sa Spin the Wheel, yes po, kasama na po. Basta po, nahanap nyo ang mahiwagang dahon sa farm ng yung inyong cellphone. Sa Arizona po kasi talaga yung mga dahon na yan.
Doon lang po nakikita sa Arizona. So mag-ready-ready na po dahil isusunod na natin ang ating trivia questions. Ngayon naman, mamimitas kayo, mag-aani kayo ng GCash. Yes! For 300 pesos. At after po ng ating trivia question, syempre, paiikutin natin muli ang ating spin the wheel na nandiyan si Tito Burger. Kaya nga meron siyang baon na squishy para may energy. So abang-abang po sa mga nag-TikTok entry. Ito po ang chance nyo para kayo ay manalo rin ng 300 GCash. Correct. Kaya eto na po muna ang Belarus Communities Advertisement para po sa mga nais pong bumili. We're back! And mga ka-Gito Radio naming mahal, dahil nga po nahanap nyo naman na po ang dahon na mahiwaga, cut off na po tayo para sa ating spin the wheel set items. That's right. Kaya naman, Tito Burger, lumapit tayo ng very, very light dito sa ating screen. Eto na pa mga ka-GT Radio, meron nga po tayong limang trivia question na kailangan po ay naka-reply po kayo sa emoji pa rin ng dahon para maibigay ang inyong tamang sagot. Ngayon magre-reply naman po kayo sa emoji ng dahon, hindi na po kayo, hindi nyo naman po i-comment yung dahon. Oo, no need na po mag-comment ng dahon. Yes. Ayan, Tito Burger, makikita na nila ang 13 entries ng TikTok ngayong week na ito. Right. Kapag na-spin the wheel po, yung limang maswerteng mananalo, i-check po muna yung profile nila. Kapag sila po ay nakapag-share publicly at nakatag sa 33 friends. Pag hindi po nakatag sa 33 friends o hindi nakapublic share, i-spin the wheel! Kaya okay. Yun, simulan na natin dito, Burger. Ang ating unang trivia question. Ano-ano ang laman ng set items na ipamimigay namin ngayon? In 3, 2, 1, go! Pumili ko muna ng very, very light. Kung meron. Kasha, no, kahit ako lang pala, oh. Sakto lang pala sa'yo, Tito Burger. Nako, natandaan kaya nila, Tito Burger. Parang piling ko naman, natandaan naman nila, Tita. Oo, ano ang laman ng set items natin? Parang mga dahon-dahon. 1, 2, 3, 4. Apat na klase. Okay. Ano? Ang okra sitaw? May okra sitaw tayo pamilya. Wala po kami kayang i-abono noon. Pupunta muna po siguro kami kila Sir Allen para meron po kami ipamigay. Pakabono, oo. Na ano, ayun, meron na ata. Mukha pa lang pero malayo, Tito Burger. Oh, meron naliligaw na isa. Oo, sayang ano. Isinama niya yung isa. Oo, sayang. Apat yan eh. Isang ano, isa pang ano. Kala mo dito, Burger, pag mag-aabono ko. No! Ay! Pinakita na naman ako sa comment section. Ano ba yan? Ano ba yan? Kaya ako na ikukwento sa'yo. Hanapin mo din. And congratulations po sa ating unang nakasagot sa ating
unang question. Congratulations po kay Sir or Ma'am Florendo. Ayan, kay Sir Florendo Garce. Congratulations po. Ang kanyang sagot ay t-shirt, belt bag, Quaker Oats, and Rosary. Thank yes. you so much and kaya congratulations po. Nanalo ka po ng 300 GCash! Kaya Tito Burger, eto na ang pangalawang katanungan. Mm-hmm. Ano ang tawag sa klase ng farming ni Sir Allen? In 3, 2, 1, go! Go! Ayan. Anong klase o pamamaraan ng pagpa-farm ang ginawa ni Sir Allen? I-reply nyo po yung mga sagot nyo, mga ka-Gito Radio namin, cutie pie. Ayan. Kaya nyo po yan. Pagsubok lang po talaga yan sa bawat mamamayang Pilipino. Ayan, may nanalo na tayo, Tito Burger. Ang tama nga pong sagot ay organic farming. At ikaw yon, Ma'am Regine Inigo Mersonia. Nanalo ka ng 300 GCash! At dumako naman tayo sa ating pangatlong katanungan. Noong bata si Sir Allen at wala pang sakahan, saan siya unang nagtanim? In 3, 2, 1, go! Piling ko nagtanim siya lupa. Nagtanim siya? Sa lupa? Oo, hindi pa kasi uso yung mga tubig-tubig ng hydroponics. Ganyan. Lupa. Kung sasagot ko ako, lupa. Ayan. Ay! Oh, bong, ganon! Ayan na, Tito Burger! And congratulations po kay Sir Christian Icardo Dalisay. Congratulations po! Nanalo po kayo na 300 GCash! Ang kanyang sagot ay pasong plastic or sako ng semento. Nako, Icardo ha! Ika-7 years mo na pala. Ilang presidente na rin pinagdaanan mo ha! At eto buhay na, pa rin. Oo, nako, pero si Pipito Manaloto, mas bongga sa'yo. Ano ang pagitan ng pagpitas ng okra ni Sir Allen in 3, 2, 1, go! Oo na, yun talaga ang pinakaano, no? Pinaka-longest sa, ano, parang variety, comedy parang show. Parang sa JMA yun. Oo. Tapos sa ABS-CBN naman si... Oo, Cardo. Oo na, kahit naman talaga sinabi nilang di mamatay-matay, pinapanood pa rin at naman sa nila. At nasa ano po, sa ano, no? Piling ko nga makakagest pa siya sa Darna. Oo. May chance. Pwersa ang maala-ala mo kaya. Oo. Minsan madadalaw yung set, maglalaban sila ni Darna. May chance. May chance. Hintayin nyo lang. Kaya ang pinakamatibay. Oo. May pero kapangyarihan na ba to? And congratulations po kay Ma'am Lay Uy. Ayan. Congratulations po. Ang kanyang sagot ay isang araw o one day. Yes. Correct na correct ka dyan, Tito Burger. Kaya naman, eto na ang pinakamatinding tanong sa araw na to. Mm-hmm. Kapag nakashare ka publicly sa live namin, oh, ano ang lalabas sa gilid ng iyong pangalan kapag nag-comment ka? In 3, 2, 1, go! Whoa! Alam mo, Tito Burger, ano ba ito din ang card of the list? Dati, nung uso pa yun. Ay, ngayon? Nung wala ng ABS-CBN, hindi na ako nanonood. Tsaka ano na, parang... Yon. Ay, Pipito Manaloto. Hindi na din. Kasi nga, diba, wala na kaming, ano, wala na kaming tag dito. TV Plus. TV Plus, diba? Oh, TV Plus. Wala ka rin TV Plus. Kami na mo, wala na rin kaming TV. Oo. Tsaka wala rin kaming TV. At wala na rin kaming kuryente. Kaya wala nang note doon. Diyan mo na, mag-TikTok na lang tayo. Ganon. Sino kaya ang ating mga kasagot sa limang katanungan ni Tita Burger? Oo, pero Tita Burger, nung may ano pa, ABS, ano pang anong pinaka-favorite mong pinapanood na show? Dati noon, hanggang ngayon pa naman Showtime. Ah, Showtime. Na. Ako din, Showtime. At saka ASAP. Yun talaga yung the best para sa akin. Pero syempre hanggang ngayon, Jessica Soho, pinapanood ko ah. Hindi, umano! Oo. Sabi, no? True. Ayan natin to, Burger. May nanalo na pala. Di umano. Di natin napansin. Hindi umano. May nanalo na pala. Congratulations po kay Ma'am Christine Joy Aquino Labahosa. Congratulations po. Nanalo po ng 300
Chica! And sa lahat po ng nanalo sa ating trivia question, mag-PM lamang po kay Joshua G2 Radio. Bilang best friends naman na po kayo, i-PM nyo po siya kung paano po ang gagawin nyo. Kung sa inyo, Gcash number agad kasi close naman na kayo eh. Oo. At minsan na ano ko, no? Copy-paste po, yun lang din po. Ay, same lang po nung nakaraan. Ganon. Pero eto na nga, ang pinakamalulupit, pinakamatitindi at talaga namang effort kong effort na sumaling sa... Gawin para ka Jessica Soho. Sige, magpita ka sa... Paano ba? Paano ba mag-host si Jessica Soho? Mga kapuso. Ha? Parang si ano yun eh, parang si Karen, Kalad Karen. Mga ka-GT. May mga ka-GT, di umano, may mga sumali po sa TikTok Dance Challenge. Eto po ang mga nabudol ni Tita Burger. Abangan nyo. I-tweet na yan. Ella yo me puse el chaleco antibala. Ay, de que va a retar. Nanalo. Sa ating iikot mo na ang ruleta. Oo. Sa ating pong pag-judge, spin the wheel po ang mag-judge sa ating 13 entries. 13 nga lang po ang nagpabudol sa atin. Ganito po yung mga ka-GT Radio. Kung hindi po kayo mananalo ngayon, po pwede po kayong sumali ulit. Kung gusto nyo same entry, walang problema. Baka yun yung swerte sa iyo. Di natin alam, di ba? Pero, ayan, wait ko entry mo. Sino yun? Tito Burger, dapat may sample din kayo. Kami na po yung nasa una, ma'am. Di mo na panood. Ma'am Angie, Angelica. Si Paula lang daw saka lang. Ay, naku. Ma'am Paula, ha? Kailan ang schedule nyo ni Noel para sa showdown? Oo, oh, po. I-schedule na natin yan. Correct. At okay na po ang ating spin the wheel. Maaari na ba? Para na-excite na po ba? Nanonood po ba lahat ng sumali ngayong hapon? Comment naman po kayo. Oo. Comment nyo naman po. Oo. Jumbo hotdog. Comment nyo po kung kayo po yung isa doon. Comment jumbo hotdog. Okay, ready na tayo, guys. Eto na po ang ating first spin the wheel TikTok dance. Sino kaya? 13 lang maglalaban-laban para sa 5. Hahanapin natin yan sa Yes Bouquet. Mukha ka na laman! Natawa talaga ako sa mga sinasabi ng tita. Oh. Sino to? Valdez Jubilin! Congratulations po! Nanalo po kayo na! Wala pa! Abunado! I-check pa siya! Mali mo naman! Nako, malalaman na natin ha! Nako, Valdez Jubilin! Ma'am Jubilin. Expigensa na pala tayo. Oh my God! Wow, napakarami ha. Tito Burger, sintensyahan mo na yan. Congratulations po kay Ma'am Valdez Jubilee. Congratulations na po kayo ng 300 Gcash! Kaya naman, eto na po ang second spin the wheel TikTok dance. Oo. Nako, Mamaribik talaga naman bongga din to kung sumayaw eh, no? Di pa pahuli.
And ito, yung nanalo. Ma'am Sheena Rule, mag-entry ka hanggang Tuesday po, po pwede mag-entry. Yan, check natin kung sino po. Si Birthday Girl, nung nakaraan. Yes, Cyril Roque Calano. I-check po natin kung may share batch at nakatag sa 33 friends. Nako, lumiit na. Lumaki yung chance ng iba. Wala siyang sharer badge. At wala rin siyang share na live today. So, another spin the wheel! Congrats, nako. O, pa mag-send po kayo sa akin, Tita Doris GT Radio po. Eto na, congratulations po na sa'yo, Claire Galleta Prias, pero di ko bibigyan premyo mo hanggat di natin nakikita kung nakapag-share ka ba. Galleta Prias, eto na nga. Wow, okay po, congratulations talaga, Claire Galleta Prias. Nanalo ka ng 300 GCash! At eto na, Tito Burger, ang pangatlong TikTok Dance Challenge! Spin the wheel! Sa akin po, Ma'am Katrina Amarillo, kay Noris GT Radio po, dun nyo po isin. Yes, Ma'am Raquel Bulay Bernal, kahit anong TikTok po isin nyo po, Noris GT Radio. Vincent Angelo Castro II, i-check muna natin. Huwag muna tayo mag-congrats, i-check muna na. Medyo kabado ako dito. Hindi, nakita ko naka-share yan kanina. Pero dapat, nakatag sa 33 friends. Pag hindi yan, sayang. Shoot me right, I'm gonna like the way you fight. Yan ba yun, Tito Burger? Wow, sumobra pa. Congratulations po sa'yo, Vincent Angelo Castro II, nalalo ka na ang 300 GCash. Ang ating pang-apat, kaya iikot mo na ang ruleta para sa TikTok dance. Yes, sali na po kayo hanggang Tuesday lang po yan. I-check po natin kung may sharer badge po, Mari Big Marquez Galang. Wawala dance. Sayang, Mamari B, wala kang tag sa 33 friends. Better luck next time po, sapagkat another spin the wheel. Sayang, Mamari B, chance mo na nga lang. Nakalagay naman dun sa pa-message ko na kailangan nakatag sa 33 friends. Sayang naman mo. Oo. Sali lang ulit susunod. Sino kaya to? Ayan. Si Natalia Jaime Baring Molina. Check po muna natin. Oo. Yung auto-translate. Mali-mali tina-translate. Wala rin sharer badge. Kaya naman, Tito Burger, spin the wheel! Another po! Anim na maglalaban. Pag minessage po namin kayo na may tag and ano, diba? Send lang po kayo sa akin ng TikTok video sa Messenger. Grace Hara Batuga, let's check! Opo, sa mga gusto po sumali hanggang Tuesday lang po, check natin si Ma'am Grace. Okay na okay, congratulations sa'yo, Grace Hara Batugan, nanalo ka lang 300 GCash. At ang ating pang-last para sa ating TikTok dance, kaya ikot mo na ang roulette. Galing, Ma'am Grace, sa dami ng in-entry mo. Ngayon ka palang nanalo, ha? Napaka-bongga! Nanalo si Sister Red Batugal Hara Paula! I-check muna natin. Check natin. Nagulat ka ba? So, bakit ulo ko, ha? Ay, sayang! Sayang, Paula, wala kang...
hindi. Ay, oh, yun. Hindi nagpatalo. Congratulations, Paula! Nanalo ka na, 300 GCash! Alam ko, narinig ko yung ano ngayon. Si parang tayo nag-ano yung Darna. Parang narinig ko yung... Sige, Paula ka. Paula! Ayan. Parang ang galing! Kakapilit ni Grace, nanalo rin si Paula! Congratulations pa sa lahat ng nanalo sa Spin the Wheel at Trivia Question. PM nyo lamang po'y best friend nyo, Joshua GT Radio! Ayan! And Tito Burger, dadako na tayo sa 10. Ayan! PM nyo lamang po, Joshua GT Radio, nasa screen nyo po ang kanyang name. Kung di nyo pa siya best friend, i-best friend nyo na siya. And Tito Burger, dadako na tayo sa... Set items! Sayang no, sa susunod po, minimessage po namin kayo, tag to 33 friends, share publicly para po manalo kayo. Pag nag-entry po ay ng TikTok, nagme-message naman po si Tita Burger po sa inyo. Naitag po sa inyong mga kaibigan na 33 friends para po makasali po kayo or matik yung pag nanalo kayo. Yes. Ngayon pa lang po, sa mga hindi po nanalo, mag-PM na po ulit kayo sa akin para naman po maisama natin ang inyong TikTok. Hanggang Tuesday lang po, ano na yan, July 12. Yon, July 12 lang po ang cut-off natin. Okay na po tayo. So, ayan na, reminder lang po sa mga gusto po sumali ng TikTok for next week. July 12 po ang ating deadline. And, syempre po, ang ating set items ngayon, nandyan ang belt bag, rosary, t-shirt, and quaker. Oh, 10 po ang mananalo. Naka-ready na tayo. So, let's spin the wheel! Gumaling na talaga. Chat time lang pala, katapat ang ububuhan ko. Ano naman, pasalamatan mo naman yung... gastos ko yun! Hindi siya sponsor. Charing. Sorry. Oy, congratulations po! Well done, not dad! Oh, done, siguro. Yes, kaya naman ito na pong second spin the wheel! Opo, ibang TikTok pwede po. Yes, ma'am, Mike, po, pwede po ibang TikTok. And eto na, Tito Burger, congratulations, Kai! Hey, Ma'am Regine Merzonia. Opo, congratulations po, nanalo po kayo ng set items! Ang ating pangatlo, kaya spin the wheel mo na yun! Iba pala'y dance step ko. Ayan na, Tito Burger, favorite mo yan eh. Okay, eto na po ang pangatlo. Congratulations po kay Ma'am Noemi Esmelia. Nanalo po kayo ng set items. Kaya ang ating pang-apat, spin the wheel mo na yan. Tawa-tawa ka na naman. Congratulations po, Chante Ramos Castro. Nanalo po kayo ng set items. Kaya ang ating panglima, spin the wheel mo na yun. Hindi pa ako nakita ng sex bomb, wag na lang. Eto na, congratulations kay Melo Jean Carino, nanalo ka ng set items! Kaya ang ating pang-anin, spin the wheel muna yan! Ayan, PM lang po kayo kay Tita Burger, Nui East GT Radio po. PM nyo lang po ang inyong entry ng TikTok. Makasali po kayo. Ma'am Sheena, sige po, mag-PM ka lang po sa akin. Eto na, congratulations kay Lay, ooh, nanalo ka ng set items. Galing ha. Eh, sa ating pang pito, kaya spin the wheel mo na yan. Eto na. Charles.
Congratulations po kay Mother Ligaya Briones! Nanalo po kayo ng set items! Congratulations! Kaya ating spin the wheel mo na yun! Pamay naman po! Nako kayo, kaya ayan ah, sa susunod hindi na halaman yung emoji natin, hulaan nyo na kung ano. Congratulations po kay Ma'am Virginia Lakadin. Congratulations po, nanalo po kayo ng set items. And Tito Burger, ito na ang pang-sham na spin the wheel. Na iba na? Barbiehan na naman to. Talagang pag tinataon sa'y barbiehan, ano? Okay, congratulations po kay Pwede Guzman. Nanalo ka ng set items! Bakit? Natawa ko ng pagpa-barbie ka na eh. Congratulations po. And sa ating pang-last, kaya iikot mo na ang ruleto! New Dance Challenge. For the first time in my life. Oh. Totoo ba ma-first time? Ay, ala, ayan. Ayan. Another ako din, hindi ako masyadong nananalo sa ganyan, Tito Burger. Ikaw? Oo, oh, hindi rin ako maswerte sa mga... Ako sa... Gulat ako. Congratulations po, Belinda Carpio! Nanalo po kayo ng... Set item! So, iba talaga ang epekto na chat time. Yan ang pala ang natapat kay Tita. Discord. Dapat yung matagal na siyang bumili. Ayan, congratulations po sa ating mga nanalo sa trivia question, sa ating spin the wheel, sa ating TikTok dance. Congratulations po sa inyo. I-PM lang po ang inyong best friend na si Sir Joshua GT Radio. Salamat po kahit wala yung pangharap kong payo. At least nanalo, sabi ni Ma'am Virginia. Dear, wish ko lang. Maraming salamat po dahil for the first time. Oo, ang galing-galing daw sa sir ni Tito Burger. Marami pa po siyang pasabog na sa'yo. Wait lang po kayo. Mga bukas po. And eto na po, makakasama na po namin si Ma'am Norlin para po sa ating closing remarks. Graduation. Recognition. Galing-galing naman daw sa sayaw ni Tito Burger. Actually, nakita po ninyo, meron po siya sa Quiz Roy ba yun? May challenge na binigay sa iyo eh. Sasayaw ka ng Jumbo Hotdog sa may harapan ng Walter Mart. Abangan niyo po yan. Follow niyo na po yung po, ano. May magpo-follow, aabot ng 1,500. Ilan na ba? 1,500 plus na po yung ating wow! Follow niyo po ako'y, ano ba, Tito na, di ba? Tito po. Tito Roy TV. Ayan. Search niyo po, Tito Roy TV. Andiyan po lahat ng mga contents ni Tito Burger. Pagdating po sa mga kung ano-anong contents or gusto niyong i-challenge si Tito Burger, tatanggipin ko po yan. Winning para sa po siyang gawin para po sa inyo. Irarank po muna kung ano din mauuna or spin the wheel natin ano yung una niyang gagawin. Lahat ng challenge ipunin natin and i-spin the wheel natin. Okay. Abangan daw ni Sir Chris Saul. Congratulations po sa lahat ng nanalo ngayong gabi ito ng Biyernes. Muli po, sinamahan nyo na naman kami, hindi lamang sa kasiyahan, kundi nandun ang kaalaman at ang inspirasyon na magtatanggal ng stress nating lahat. Kaya kay Kuya Alan Cruz, maraming salamat po. Sana maging inspirasyon natin siya para muli nating mahalin, yakapin ang agrikultura at matuto po tayong pagyamanin anuman ang meron sa ating bakuran. And syempre po, kung kayo magtatanim, kaya nga sabi nga po ni Sir Allen, samahan nyo po ng pagtsatsaga at sipag. Ayan. Correct. At syempre, sa atin pong pagtatanim, hindi lamang po yan para sa ibang tao. Para po yan sa inyong pamilya dahil ngayon po ay wala ng kasiguraduhan kung hanggang kailan po ang pagtagal ng ating agrikultura. Kaya
sa atin pa lamang pong mga bahay-bahay, turuan na rin po natin yung mga maliliit nating anak paano magtanim. Dahil ang mga farmers po natin nowadays tumatanda na po yan. Unti-unti na pong lumilipas ang mga marurunong at magagaling nating magsasaka. Kaya sana po kahit tayo ay may trabaho na, kahit tayo ay professional na, wag po tayong mahiya na maging isang farmer. Dahil ang bawat isa po sa atin ay farmer, kaya simulan na po natin ang pagtatanim natin. At syempre, makakasama nyo po ang GT Radio pa rin sa pagbibigay ng kasiyahan, inspirasyon at kaalaman. Ako po si Tita Burger. Yes, at katuwang sa pagbibigay ng serbisyo na galing sa privado. Ako po ang inyong Tito Burger. At bago po tayo mag-closing, shoutout lang po kay Kagawad Donna Lozano. Sabi niya, salamat, ingat kayong lahat. At sabi rin ni Paula Pahabol, yung napanalunan daw niya ay pang-almond mo lang, Tita Burger. Nag-a-apologize naman si Ma'am Natalia Molina. Nag-late upload daw pala yung 33 tags niya. Sayang. Sayang. And kay Ma'am Virginia Lakadin, salamat din po sa inyo. Sabi niya, salamat sa pagpapasaya at may bonus pa yung mga panalo. Si Renz Lyle Katindig daw dito, magpa-interview ka na po para sa gawa mo na cake. Wow! Ah, yes po. Sige, tingnan po natin. Sige. Sir Renz Lyle Katindig. So, mainam po yan. Give us more suggestions para po may opportunity kami na hanapin sila at kung papayag po ma-feature natin alin man doon sa mga segment na meron tayo mula Lunes, Miyerkules hanggang Biyernes. So sabi ni Sheena Joyce Rule, kailan po yung challenge siguro ni Tito Burger? Mapapanood. Wala pa po. Pero may mga uploads na po si Tito Burger dati pa doon sa kanyang page. Support, support po. Kay Sir Arnold Molina, sayang daw hindi napili. May kasunod pa po. So Sir Chris Saul, ingat din po palagi. At lagi po nating titingnan ano ang meron sa ating paligid dahil po nandyan lang ang kayamanan nyo sa tabi-tabi. Huwag na po muna tumingin sa bakuran ng kapitbahay, sa sariling bakuran na lamang po. Hello po, Mamahalia Villacorta. Ito po ang GT Radio. Patuloy nyong makakasama in moving forward. So muli po, magandang gabi. Salamat at samahan nyo po uli kami next week. Ito po si Ma'am Norlene. Yes, at kami po ang bumubuo ng GT Radio Friday Live. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo, Lunes po yan. Same time pa rin po mga ka-GT Radio at same Facebook page. Paalam po at ingat po ang lahat. Bye po. Maraming salamat. Enjoy po your weekend. God bless everyone. Ma'am Jutan Paul. Everything you do, always give the best chance. Ako lahat ng ginagawa ko, binibigay ko yung best ko. Kung hindi sapat yon sa kaya ko. Mentor, nagtiwala sa akin, in-endorse ako kay Sir James Bilago. Then, ayun, siya po yung kauna-unang client ko sa Eves event. Actually, sobrang saya kasi James Bilago yan. Sino, parang hindi naman sanay na ako kay sarili. Pero Sir James yan, nakilala ko siya, napakabait na tao, matulog na tao. Sobrang mahinahon. Sabi ko, bakit ako? Ang dahil naman magagaling sa akin. Mas magagaling pa sa akin din sa sana si bakit ako. Simple lang na tao na hindi rin naman. Actually, minsan, nagugulat sila, nakikita nila ako na, ay, kayo po pala may ahli ng MS events. Kasi usually, naka-short lang ako, t-shirt, short, chinelas lang din ako pag nagsiset. Hindi rin naman ako yung gagayak lang ako pag yun, kinakailangan na pagkulang ako sa coordinators. Then, yung time na nagsiset up ako, sobrang, alam mo yun, kailangan bibigyan yung best ko. Kailangan kong magkaro. Kasi ito lang yung kaya ko. Ito yung kaya ko. Binigay ko talaga yung ano man kaya ko ibigay. Then, natutuwa naman ako kasi sobrang nakapusin na mo yan. Yung setup namin, pina-extend pa kasi ng isang araw yung setup namin. Hanggang sa second debut ng anak niya, Miss Lara, ayun, kami ulit pinagkatiwala ulit sa MSU Benz yung pagsisetup sa kanila. Magagandang feedback na dumarating. Pero minsan may dumarating din ang mga negative feedback, which is nagiging lesson din sa amin para pagbutihin, mas pagandahin, at ayusin yung service namin sa ibang tao. May kanya-kanya tayong views ng maganda at pangit. Sa akin bilang stylish, kasi maganda sa akin. Pero sa iba kasi hindi pwedeng maganda din. Pwedeng makita nila na pangit. Ayun.
Pero sabi ko nga, meron kasi akong motto every time nagagawa ako, nagtatrabaho, kahit ano man yung gagawin ko. Sabi, in everything you do, always give your best shots. Ako, lahat ng ginagawa ko, binibigay ko yung best ko. Kung hindi sapat yon sa client ko, humihingi ako lagi ng pasensya. Every time after ng event, mag-message ako sa kanila, humihingi po ako sa pasensya sa anumang pagkukulang po namin sa MSU Bates, sa lahat po ng service na pagkukulang namin. Lahat po ng service na ino-offer ko, at yung buong team ko, hindi lang po ang MSU Bates styling and coordination, buong team ko po. Kasi I consider as may family po kasi sa akin, sa sounds, sa lights, photographer, hater, mga coordinator ko, mga stylist, pamilya ko po sila kasi hindi ko lang sila kasama sa trabaho, pamilya ko na rin po kasi sila. At yung baryo ko, nakikita ko kasi gusto kong bigyan yung mga tao sa baryo na magandang kasal, magandang ayos. Kasi di ba, once in a lifetime lang tayo kakasal, once in a lifetime lang tayo mag-debut, once in a lifetime lang mag-birthday yung bata, bakit hindi bibigyan yung best para sa kanila, para maging memorable naman yung experience nila sa araw, na special na araw. Bakla, hindi bakla lang. Hindi pa rin po ganun katatag ang support ng society sa amin. So, meron pa rin pong nakakaharap, meron pa rin pong mga tao na nakakaharap, na humaharap ng opresyon, ng abuso, at sa pagdaan po ng, syempre, ng mga taon, palakas po ng palakas sa mga dinig namin, sigaw na we would just have to have basic human rights. So yun lang po ang pinag-alaman. Yung tawag ko sa kanya, bakla, no? Pero ang kanya pong preference ay transgender. So kailangan nga po talaga ng education na marami pong array ng gender preferences na hindi lang bakla. Ako ay bakla, hindi bakla lang. Kasi lagi po kaming ina-underestimate, parang nilalagay po kami sa pangalawa na hindi naman po dapat. So dapat po pantay-pantay. Hindi naman po porkit na bakla kami ay mahina kami, hindi naman po porkit na bakla kami ay wala na kaming masyadong magagawa, hindi naman po porkit bakla kami ay hindi na po namin kayang gawin ng mga straight na mga tao. Mag-brand nga po? Ano yon? Yelo nga po? Ay, wala nang matigas. Okay lang. Matigas na ulo ko. Ang gusto niya. Magbago yung lalaki. E di magbago tayo ng lalaki. Babay ka lang, huwag kang mahiya. Sige, suong. In everything you do, always give your best shots. Ako, lahat ng ginagawa ko, binibigay ko yung best ko. Kung hindi sapat yon sa client ko,